Bacalar covers a land area of 71.70 square kilometers or 27.68 square miles. This spatial expanse is not merely a statistic. It represents a significant portion, constituting 3.58% of Pampanga's total land area. Bacalar earned its official status as the capital of Pampanga in the year 1755. Bacalar, among the Philippines' oldest towns, saw its initial church constructed by Augustinian friars in 1576 on the property of Don Guillermo Manabat, believed to be Bacalar's founder. Following an earthquake, Father Manuel Diaz erected a new church in 1897, showcasing advanced Baroque and Rococo styles with gilded decorations. Despite being half-buried by lahars from the 1991 Mount Pinatubo eruption, the church continued to serve as a place of worship, attracting tourists with its preserved features post-eruption. Beyond the pages of history, Bacalar also whispers a tale of culinary excellence. Join Darby, Joseph, and the Hoy Balumo team as they dive into the sweet and savory world that makes this town unique. Established as a response to the booming food park trend in the mid-2010s, Wrap It Out quickly became a flavorful destination, specializing in wraps and salads with an international and local twist. They've created a culinary experience that stands out. I'm Katrina Miranda Kapili. I started Wrap It Out in year 2016 sa isang food park. Then, lumipat kami here in Bacalar after closing our store in Angeles. Wrap It Out, ano siya, on-the-go food siya. Ni-start namin siya kasi gusto namin dati mag-diet. Oh, tapos yung usual kasi 'di ba salad stuff yung famous sa ano. Pero ayaw namin yung concept na yun, ganun lang siya, yung parang salad na wrap. Ginawa namin siya, meron siyang certain theme per wrap. Kunwari, bibimbap Korea, tapos iba-iba na siyang country per wrap na ang re-represent ng wraps niya. Tapos, balance siya. Meron siyang meat, meron siyang carbs, and then meron siyang mga vegetables. Ang ano namin kasi, kahit na sabi mo international siya, meron pa rin siyang touch ng nakapampangan taste na nandun pa rin naman yung lasang Pinoy, kumbaga. Hindi siya yung puro lang siya international. Inano pa rin namin siya na papatok siya sa mga sa Pinoy. Tapos ang target market talaga namin is supposed to be mga bata. Pero surprisingly, yung na-top namin is yung mga medyo matatanda yung age. Yun yung naano namin, mas gusto pala ng mga elderly yung mga ganitong klaseng food. Siguro because it's healthy. Favorite ko is the lechon kawale na wrap. Unique siya. And then, favorite ko din yung Mexican burrito. Kasi ito yung may rice siya pero masarap siya for me. Yan. Tapos yung aside sa wraps, nag-ano na din kami ng mga tacos. So, matatry nyo din yung fish tacos namin na naging bestseller din namin. Surprisingly, kala namin hindi siya magsisell pero nag-sell din siya. Ang talaga ni-start namin is yung baterol. Chocolating baterol. Kasi yung lola ko, siya yung gumagawa ng baterol from scratch. So, yung baterol base namin, siya yung gumagawa. So, naging tradition siya sa family na Christmas. Pero dahil favorite namin siya ng mga kapatid ko, sabi ko, bakit dapat available siya all year round, hindi lang Christmas? Hello guys! Nandito kami ngayon sa Wrap It Out. Kasama natin si Ma'am Kat, the owner and the woman behind Wrap It Out. Kasama rin namin ang buong team kasi gutom na rin daw sila. So, before tayo mag-start, kailangan meron tayong mga guantes. Distribute natin. At ikaw, Ma'am, anong paborito mong Ang paborito? Lechon kawali. Lechon kawali. Yeah.
from the Philippines, no? Support local tayo. Aside sa ano, ma'am? Aside sa Lechon Kawali, ano pa yung mga nandito sa ating okay. ano ngayon? Ano, yung mga wraps natin. So, Mediterranean chicken. Ito, falafel. Falafel. Ano yan? All vegetables, wala siyang meat. Ang falafel ay garbanzos. Yes. Chickpeas. Yan. Tapos, Mexican burrito. Mexican. Ito, bibimbap. Kasi may kimchi siya. O, tinan nyo, guys. Yes, Korean. May kimchi. Kung tapos, mahilig sa kimchi. Burger, American. Tapos ito, California Mackey. Tapos ito, fish tacos. Ito, signature namin na glaze. So, try nyo. Glazed chicken? Yes, it's a chicken. Tapos yung glaze, kami yung naggumawa ng glaze mismo. So, matatry. Tapos ito yung panadila namin. It's a, parang pizza dila, yung... Quesadilla na pizza. Na pizza, oo. Tapos may kasama siya. Parinorol din siya. Okay, para siyang, ano tawag doon? Panitsa. Panitsa. Na ano. O siya, so kakain na tayo. Para tayong maglalasaw. Ayan, so parang mas, anong, parang gusto ko tong falafel. Falafel. Okay, kain lang. Ayan. Sir Fee, kakain lang kami, ha? Kami nang bala dito. So aside sa mga wraps nila, meron din silang beverages. And I think the specialty is the... Hot butterol. The hot butterol. Pero meron din silang mga cold. I think first time ko nakain sa inyo, ma'am, na... Or na-try the cold butterol. Try niyo to. The flavored, ano? flavored cold butterol. Yun, ano to? For to go yun. May sauce na pala. Let's try falafel. Alfalfa. Surfy kain. Ito na yun? Okay na. Thank you po, ma'am. Okay na, sir. Saka malaman sila ni ma'am. Craving a delightful Pinoy snack? Meet Apong Bebas Momontostado. A cherished treat hailing from Bacolod, Pampanga. Owned and managed by the passionate baker, Mr. Paul Benko. This culinary gem traces its roots back to 1991, well before the infamous Mount Pinatubo eruption. Ako si Paul Benko from Kabalanchan, Bacolod, Pampanga. The owner of Apong Bebas Food Products. Apong Beba is my grandmother. Siya yung mama ng sa father's side. Sila yung unang gumawa ng mamon at mamontostado. Nag-start sila nung panahon na hindi pa nalahar. Hindi pa nalahar, nag-start na sila. Tapos ginagawa lang yung mga tostado at mamon tuwing may okasyon like Pasko, Bagong Taon, Fiesta, mga ganon. Halos naman yung mga gumagawa ngayon, mga makina na, mga machines na yung ginagamit nila. Kami mga, kaya mga authentic pa rin sila kasi yung the way na paano namin sila gawin. It's ano pa, hindi pa kami gumagamit ng machine. Kumbaga mano-mano. Ang mga ano lang naman yung mga sangkap niya is egg, yung itlog ng itik. Ang ginagamit kasi namin is itlog ng itik, hindi yung itlog ng ano ba yun, yung sa ano... Legon, yung marang gano'y. Itik ang ginagamit namin. Tapos yung medyo magandang arena. Tsaka sugar lang naman. Yun lang. Tapos wala na kaming ginagawang hindi nahalong iba. Una kasi ano, minimix namin yung egg at tsaka yung sugar. Tapos yung sinasabi naming sabol, yung parang binabati yung egg. Yun lang ang ano niya, sangkap niya. Egg at tsaka sugar. Tapos pag umalsa na siya, ilalagay na siya sa batsa, lalagyan na siya ng harina. Yun lang ang kanyang ingredients. Wala nang... Halos lahat naman eh. Coffee, soft drinks, chocolate, baterol, mga ganon. Pwede siya. Tapos ang na-try namin sa ano, yung sa lugaw o kaya sa soup, pati yung sopas, yung mamon, yun ang pinagteterno namin. Iba-ibang lugar na yung ano, nakakarating ang mga produkto. Minsan sa ibang bansa din, yung mga umuwing mga OFW or kaya yung mga nakatira na doon, nagbabaon sila ng mga ganyan para pasalubong nila doon. So I'm currently here at Apong Bebas dito sa may Kabalanchan, Bacolod. And
nandito ako sa, it's a very authentic place, no? Dito din yung production ng bakery. Ayan. So kanina narinig nyo si third generation na si Mr. Paul Bengco. At ngayon itatry naman natin ngayon yung mga products nila, the sopas or the mamon. Ayan. Ito yung first evolution. Mga nakikita nyo sa mga mainstream bake shop, ganito yung itsura nila. And sabi kanina sa akin na itong shape na to, specific shape na to, pag nakita nyo siya and the specific feels of this product, Pampanga siya. It's Pampanga. Ayan. So, as mentioned din, hindi itlog ng manok ang gamit sa mga products na products nila. Itlog daw na itik. Ano kasi itik? Itik is duck, no? Duck. Yeah. Manada. Fluffy. Yeah. Masarap pa nga ito kaysa dun sa sobrang daming toppings na mamon. This one is the mamon tostado. It's very mura lang siya. It's 30 pesos. For how many po yun? At 90, sorry. Diba? Baka mag-aabon na po sila. 90 pesos for the tostado and 30 pesos for the mamon. As we shoot this, no? Siyempre yung inflation pa lang. And sabi kanina, best served with coffee. Either hot coffee or iced coffee. Kanina pa ito naka-expose sa hangin. Pero it maintained its crunchiness. Lalo na meron siyang margarine doon. Naghanap pa ng authentic na pangregalo even for Christmas or pang-add-on sa inyong Noche Buena. Ganyan. Pwede kayong pumunta dito sa may Apong Beba. Dito sa may Kabalan. For sure, pag pumunta kayo dito sa Kabalan Chan, sabihin nyo lang Apong Beba. Ituturo nila kayo doon sa right place. And that wraps up our flavorful journey today. From the resilient entrepreneurial spirit of Wrap It Out to the nostalgic revival of Apong Beba's Mamon Tostado, we've savored the unique stories that make these ventures truly extraordinary. Join us next time as we continue to uncover more hidden gems, resilient stories, and the vibrant flavors that paint the rich tapestry of our culinary adventures. Don't forget to subscribe and hit that notification bell, so you never miss a bite. Until then, keep exploring and savoring the goodness life has to offer.